Hello, hello mga kabeshi! Kamusta kayong lahat dyan? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ako gumawa ng thumbnail gamit ang kinemaster. Yan. Halimbawa, gagawa ko ng thumbnail. Thumbnail para dito sa aking tinapay. May ginawa ako na tinapay na video. Yun. Pasok kayo dito. Pipindutin mo tong plus. Then 16 by 9. Tapos, kukuha tayo ngayon ng kulay. Pipindutin nyo ang media. Then background. Normally, yung ginagamit ko lagi na kulay is kulay yellow. Tapos, igagana natin. Sa unahan kayo lagi. Then, check. Tapos, lalagyan natin to ng yan, ganyan. Pili kayo dito sa side na to. Pagkatapos, pabalik kayo dito. Papunta kayo sa layer. Then, media. Pipili kayo ng picture ngayon. Kung ano yung mga picture, kung kagaya ko, picture ng tinapay yung gagawin ko. Ito. Tapos, ikakrop lang natin yan. Then, shape. Laging bilog yung ginagamit ko. Then, check. Then, yan. Palakihin mo yan. Then, ilagay mo sa side. Para kitang-kita yung tinapay. Ngayon, mag-insert pa rin tayo ng picture. May tinapay na tayo. I-insert ko yung aking mukha. So, babalik tayo dito. Check. Then, layer. Then, media. Then, meron ako ditong picture, camera. Yan. Pili ako dito ng magandang itsura ko. Magandang itsura or more kang ewan. Yan, ganyan. Then, ika-crop ko lang yan. Then, pabilog. Yung mukha ko lang yung kukunin ko. Ganyan. Tapos, pagkatapos, yung kulay na yan, bali, parang i-ano natin, tatanggalin natin yung gilid yung sa gilid ng mukha ko. So, kailangan natin ng feather para mawala. Yan. Lalagay mo lang sa 50. Yan. Ganyan. Di ba nawala na yung background. Tapos, dito mo siya i-insert ngayon. Oh, di ba? Galing, no? Para siyang nakapatong dito sa may tinapay natin. Tinapay natin, adjust natin. Tapos, i-feather din natin yung tinapay. O, diba? Parang siya lang nakapatong. Adjust lang natin. Yan. Yan, yan, yan na. Ganyan ako gumawa. Para mapuno ng tinapay yan, dadagdagan pa natin yan. Dadagdagan natin ng tinapay. Punta tayo sa what's image. Kukuha pa tayo ng isang tinapay. Or ibang anggulo naman. Punta tayo dito sa X sa camera. Ibang anggulo ng tinapay. Wala tayong ibang anggulo. Ganito na lang. Dito na lang sa kapilang side. What's up, image? Sige. Tapos, crop lang natin. Feather.
other. Idadagdag lang natin dito. Kakrap natin. Basta ikakrap nyo lang kung anong gusto nyong crop. Then, ganyan. Or bawasan nyo pa. Para mawala yung mesa. Idadagdag mo lang dito. Mukha ba siyang Spanish bread? Mukha naman, diba? So, maglalagay na natin. So, okay na tayo sa tinapay. Okay na ako dyan. Ganyan. Tapos, maglalagay na tayo ng caption. So, text. Punta kayo sa text. Tapos, how to make homemade. Tapos, lalagyan natin dito. Palakihin natin. Pili tayo ng font size. Dito tayo sa A. Pindutin ang A. Lagi kong pinipili is punta tayo dito sa display. Ito lagi yung pinipili ko. Para uniform yung ating para uniform ang ating thumbnail. How to make homemade Spanish bread. Yan. Pwede rin natin ibaba yung homemade. Minsan, ayoko ng kagaya niyan. Para hindi ko siya madikit-dikit. Iniisa-isa ko siya kasi ganyan yung ginagawa ko. Gusto ko malaki, maliit. So, paisa-isahin mo na lang. Bukod-buko rin na lang natin ang paggawa para ma-adjust natin yung laki. How to make homemade yung homemade na lang natin sa baba para hindi siya maganda siya tingnan. Ganyan. Tapos lalagyan natin ngayon ng shadow. Pipili tayo na magandang shadow. Yan. Yung isa, yung homemade, how to make. Lalagyan natin ng eyeshadow na maganda. Eyeshadow tuloy. Shadow na green. Yan. How to make homemade Spanish bread. Yung Spanish bread, iibahin natin yung font size. Yung medyo maganda-ganda. Ito. Pwede ito. Palitan natin ito. Yun. Lalagyan natin ito ngayon ng shadow. Ganyan. Or i-emphasize natin. Kayo na lang bahalang pipili kung anong shadow yung gusto nyo. Yung blue. Tapos, yung outline. Spanish bread is orange, right? Pangit siya. Palitan natin yung font size. Yung medyo maganda-ganda. Ito kaya. Tapos. Dapat yung maganda pa. Palitan natin. Yung okay. Ito kaya. Yun. Parang okay naman. Okay siya. Tapos. Papalitan natin ng kulay. Yun. Kahit pa paano. Tapos, yung shadow niya,
Papalitan natin ng green. O, diba? Mas okay. Mas okay siya, diba? How to make... Medyo lakihan natin. Homemade Spanish bread. Adjust-adjust lang kayo kung gusto nyo mag-adjust. I-adjust na lang. Gusto mong baba. Ayan. Diba? Ganyan na, mga beshi. Tapos, yung gagawin mo para magkaroon ka ng copy, dito ka sa side na to. Ito. Ayan. Pipindutin mo ngayon yung capture and save. Yan, nandun na yung sana nyo. Captured and save. Ganyan lang. So, pag natapos ka nyan, di ba ganyan, okay na. Close mo na. Nandito na siya sa iyong photos. Oh, di ba? Pag nag-upload ka ngayon, nandyan na yung iyong ano. Di ba? Napakadali. Sobrang dali lang. Yan, mga kabeshi. Marami pa akong i-share sa inyo na mga tutorial sa mga susunod. Maraming salamat sa panunood. See you in my next one. Bye-bye!